Welcome to Lucena City. Nandiyan ho tayo sa Metro Pacific Mall. Ay mag-renew daw ng passport ay dahil may flight yata sa Korea. Ay 1.5 siguro mga 2 oras din ang aming tinakbo galing ng Batangas City. Punuan kasi ang DFA ng Lipa City, kaya din ho nakapagpa-schedule sa Lucena. Ay nasa loob na rin Metro Department Store ang DFA din sa Lucena. Tingnan natin kung anong meron din sa Metro. Nasa 3rd floor daw ang DFA. So pasok tayo, grocery entrance, tapos sasakay tayo ng elevator, 3rd floor. Dito daw ang DFA pupuntahan natin kasi nandun sila. DFA Lucena City, dito yan sa Pacific Mall. Ang kanilang operational hours Monday to Friday 10 AM to 5 PM, tapos yung kanilang contact number 373-1119. Ito yung steps nila sa pagkuha ng passport. Ayan. Step 1 to 6, appointment, verification, processing, payment, encoding, releasing. Tapos yung mga processes nila, may igli lang. Halimbawa, appointment, 2 minutes, verification, 2 minutes, processing, 5 minutes, payment, 3 minutes, encoding, 8 minutes, tapos yung releasing, 5 minutes. Bali, ito yung pinaka main na entrance ng DFA. Tapos dun sa kaliwa niya, nandun yung Philippine Statistics Authority. So kung mayroong mga verification na gagawin, malapit na, eto na rin, nandito na rin yung kanilang PSA. Hindi ko alam kung sasabihin ba natin na maluwag dito sa Lucena, pero dito nakapagpa-schedule ng appointment yung ating sinamahan dito para mag-renew ng kanyang passport kasi may lakas sa Korea. So far, as of 1 o'clock ba ito? O 12? Ganito kadami yung tao. Itong nasa kaliwa na nakaha sa upuan, yun yung mga papasok sa loob. Ito yung mall na nasa baba, Pacific Mall yata nga ito. Tapos dito sa 3rd floor, ayan. Yan yung opisina ng DFA. Ayan, dito sa right side, yan yung mga magpo-process ng kanilang mga documents. Tapos dito sa right side pa, ibang mall pala itong kadikit na to, Metro Department Store na to. At itong building structure na to mismo, kung saan naroon yung DFA, ay Pacific Mall. Ito yung baba niya. Doon tayo pumasok sa Metro Mall. Medyo nagkandaligaw-ligaw dito. Kasi doon tayo nakapag-park sa harapan niya. Yung pala magkadugtong, magkadikit. Kumbaga, ito lang yung pagitan nila. Hindi ko magugutom naman ang mga nagpapaproseso ng kanilang mga papel. Are, sa gilid. Are yung mga food stalls. Ayan na, dyan lama sa gilid ng TFA. And then meron ditong Victory. Ang alam ko ano ito eh, religious group to eh. Yeah, honor God, make disciples, connect to Victory Group. Yeah, meron sila ditong office. Ito yung mga food stalls na nasa gilid ng DFA. Master Shomai, Kononya, Bread House. Then meron ding lemon, takoyaki meron din. Itong side na to ay PSA. So mahaba yung opisina nila dito. At marami din yung mga tao na nagpo-proseso. Siguro hindi talaga naubusan ng tao dito. PSA po yan. Ayan, ito PSA, katabi lang ng DFA. Bali, yung PSA ay katapat lamang nitong Techno Hub. Katapat lang. Ito yung sa gilid ng PSA, tapos dito nga sa right side. Technoha Pacific Mall. Dami pang bakante ditong stall. Pag konting ikot pa ay di yan ang aho, ang PSA. Yung may kulay blue na yan. So dito sa side na to, nandito yung mga requirements nila. Department of Foreign Affairs. Pag tinignan nyo to, makikita nyo sa kauna-unahang part talaga. Ayan o. Confirm online appointment. So lahat yan. Core requirements para sa adult. Ayan o. Iba't iba kasi ang mga... lahat yan o.
confirm online appointment, kailangan talaga naka-appointment muna tayo. O, iba pa ulito para sa minor renewal. So again, confirm online appointment. Confirm online appointment, minor new applicants. So lahat yun, oh. Ang dami niyan. Hanggang dyan. So puro confirm online appointment talaga, bossing. So yung mga kamot-mot, yan, pagka kayo mag-renew at kukuha ng bago, kailangan confirm online appointment muna dito po sa Department of Foreign Affairs. Kasi nandito tayo sa Lucena, may sinumahan tayo na magre-renew ng kanyang passport. So yan yung sitwasyon dyan dito, yung mga kamot-mot. Mga Batangas moto vloggers, ano, eto, andito tayo. Saka syempre pag magre-renew, eh, dapat dala nyo yung luma nyong passport. Eto, dito kami, adult renewal applications. Yung akin, eh, nawawala. Kaya, malaking problema. Eh, yan yung mga requirements niya. Pero ito naman ay available syempre sa internet. Check lang natin yung ano, www.passport.gov.ph. Nandiyan naman yung mga requirements na yan. Naku, may penalty pa pala. 350 pesos in case of renewal, frequently lost passport. Lagi nawawala. It will be treated as a new application. Mariri talaga mag-passport. Are yung side na re, ay di are PSA. Galing na naman tayo doon kanina sa harap, eh. Naipakita na natin. Tapos din eh, sa gilid, ay di are yung kanilang mga requirements. So, processing and issuance certificate registration of authority to solemnize marriage pala ito. Krasam. So, yung basic requirements, yan, accomplish application form, copies ng colored ID picture, yan, copy ng appointment as a priest, endorsement, designation, first time applicants. So, ito siguro yung ano, para dun sa CENOMAR ba? Certificate of No Marriage. Okay, so dito ho yan sa Lucena pa rin. Kasi katabi lang yan ng ano, ng Department of Foreign Affairs, DFA. So siguro, I would say mabilis ang proseso dito kasi ang dami nilang counter. Ang dami nilang counter na mag-entertain sa loob. So very good. So yung nandun sa kaliwa, eh, di yung mga payment. Tapos sari, releasing. Marami yan. Maraming stall yan. Kaya hindi rin masyado nakakainip ang mag-proseso dito, mag-apply. Kasi malamig din yung mall. So, PSA. Very nice. Mabuti na rin naman kasi magkatabi yung PSA at saka DFA.